And it will do as long as we will be together. So, yun naman yung talagang importante sa relasyon, na hindi naman sa, naiyak na naman ako, hindi naman sa relihiyon, kundi sa pag-iintindi sa isa't isa. Yun lang yung talaga yung importante. Kasi kung mahal nyo yung isa't isa, it will work out. Kasi mag-adjust kayo. Hindi importante yung religion. Believe me. Still sleepy. Good morning. Wala pang hilamos. Pasensya na. Good morning. Good morning, Kimi. Oi, what's that phone? You're not allowed, ah. Huh? Good morning. Good morning, Ate Hart. Yeah. Breakfast time. Kakaibang breakfast. This is pani puri. So, Indian snack, pero ginawa namin Indian breakfast. Right? This is potato, coriander, and onion. At ito yung puri. Pani means water. Ito yung refreshing juice niya. Yeah. With coriander. And then puri means balls. Yeah. You want one? Yeah. Wait, I will make. Tapos dito, lalagay nyo yung potato. You don't want potato, you just want this one, the juice? Nice, refreshing. Good morning, mga ka-givers. Kamusta po kayo dyan? Hope everything is well. So, salamat po sa mga concern nyo about sa health ko. Ako po ay still nahihilo kasi may hypoglycemia po ako. Matagal na po ito. Kaya lang paulit-ulit talaga. Yung blood pressure ko laging super low. At yung anong tawag nito, yung sugar level ko talaga is low din. Kahit nagbubuntis ako, yung sugar level ko mababa pa sa normal. Laging ganun. Hindi din ako mahilig sa matamis. Yung pamilya po namin ay, mama ko is type 2 diabetic, papa ko is borderline, mga kapatid ko, yung isa is diabetic, and yung isa borderline. Ako lang yung naiiba. Ako lang yung walang sugar. Mababa yung sugar ko. It's a blessing, pero minsan talaga yung nagdadala ng sakit ko. Kasi buong katawan ko talaga naghihina, nagsusuka ako, nahihilo. Ngayon, iba yung pakiramdam ko. Supposed to be lalabas kami ni Apa, pero hilong-hilo talaga ako. Mahirap na. So, dito lang muna tayo sa bahay. At lockdown pa rin. Medyo maluwag na ngayon. May nag-open na sila ng mas matagal, pero yun pa rin, yung mga hospital, puno pa rin yung mga beds ng mga COVID patients natin. At thank you po sa mga dasal niyo, sa pamilya po namin. Lahat po sila naka-recover. At isa lang yung nasawi sa pamilya natin, si Lola lang. Yung Lola ni Apa, father side. So, thank you everyone for your prayers. May nagpapa-shoutout, happy birthday daw sa daughter niya from Donna Bell. 90th birthday, happy 90th birthday. Jessa Bingil. So, happy birthday! 19. Oh, ang laki na ng anak mo, Sis Donna. Sis Donna po ay laging nagmamarathon. Super, super
supporter po natin. At I just want to thank, little shout out lang po, Catherine Estacio, at si Sarah Lee, laging nagmamarathon. Maricel Placa, thank you sis sa marathon mo. ANNDLC, Cecil Mendoza, sis Ruby Stephens, Estelita Mulato, Pinay Mom in Cyprus, Ben Saladino, Donabel, Merlas Prabres, 123, Leonidam Domingo, Sherry Castor, Soria Rawot, DM Mix Vlogs, hello po, Santa Sapayani, Maria Cruz, Random Videos, Raquel Arpon, Hiligsay, Sir Wilfredo Estrella, Raymonda Optina, at Bing Rafik TV, hi sis, laging nanonood din, Mylene Kadoy, ER Rax, Mylene Kadoy din, Daisy Viloria De Vera, Gilbert Madis, at saka Reynaldo T. Maceda Vlogs. Kung sino pa yung gusto magpapa-shoutout, comment down below lang po, at magsa-shoutout tayo the following day. Sa mga sis po natin dyan sa Saudi, Hong Kong, UAE, Philippines, Quezon City, Manila, CDO, Cebu, salamat po ng marami sa inyong mga suporta po. I'm so grateful, I'm so happy kasi nabibigyan niyo po ako ng oras, at salamat po sa pakikinig lagi. Prayers ko po sa inyo lagi, maging safe lang po kayo dyan, mga OFW natin. Ako din ay once na OFW for 12 years at alam ko po yung gaano kahirap ang magtrabaho po sa ibang bansa. Sobra, sobrang hirap. At yung napala ko lang na nagtrabaho ko sa ibang bansa ay nakilala ko si Apa. So yun yung gusto kong i-share sa inyo. Kasi marami pong nagtatanong kung nasaan na yung wedding pics namin ni Apa, bakit wala pa daw akong napapakita na video sa wedding po namin. Aaminin ko po, wala po kaming wedding pics. May wedding reception lang kami, pero wala po kaming wedding pics. Kung bakit, ganun. Alam nyo kasi, ganito yun. Noong 2008 kami nagkakilala ni Apa. So 2009 nag-usap kami ng nasa Skype na sa mami niya ni Apa, yung mother-in-law ko. So sinabi niya yung mga gusto niya. So dapat daw ako mag-change ng religion, dapat daw ako magpaalam sa mga magulang ko na mag-for good dito sa India. So kailangan ko na yung focus ko daw dito na sa India, hindi na daw sa Pilipinas. Marami, which is hindi ako ready that time, kasi sinasabi ko sa sarili ko that time kasi maganda yung takbo ng career ko as an engineer sa Dubai. Alam niyo naman, kapag engineer ka sa Dubai, napaka blessed mo, kasi first of all maganda yung sahod, maganda yung benefits, maganda lahat. So hindi ako nagmamadali sa buhay. That time mga 25 years old pa ako, magto 26. So wala talaga, hindi ako nagmamadali. Sabi ko kay Apa, bakit sinasabi to ng mama mo? Hindi naman tayo magpapakasal pa, ganito. Tapos sabi naman ni Apa, gusto lang niya na kung mag-decide ka na gusto mo nang magpakasal sa akin, eh ready ka na i-give up yung religion mo, yung mga gusto mo, para lang ma-satisfy yung pamilya ko. So dun ko nalaman talaga na ang Indian culture is very different from kahit anong kultura. So parang ayoko siyang i-deal na situation. Parang sabi ko sa sarili ko, hindi naman tayo magpapakasal pa, so let's just enjoy the time being. Pero hindi mo talaga maiwasan sa isip mo kapag matagal na kayong magnobyo, na saan pa ba patungo kundi magpapakasal, di ba? First visit ni Apa sa Philippines 2010. So pinakilala ko siya sa mga magulang ko. Nagustuhan naman siya kasi sobrang, si Apa kasi sobrang humble. Walang ka arte-arte, walang ka hambog-hambog sa sarili niya. Sobrang
sobrang down to earth. Yun yung talagang nagustuhan ko sa kanya. Sobrang, tapos sobrang concerned pa, malambing, ganon. Nung panahon na bago pa kami ni Apa, sobrang gwapo niya. Sobra talaga, sobrang puti, sobrang yung katawan tama lang, hindi mataba, yung may kaunting muscle. Ganon. Sobrang gwapo. Yung nasabi lang talaga ng mama ko, baka mamoblema ka dyan kasi gwapo siya, sabi ng mama ko. Sabi ko naman, hindi naman kasi mabait naman siya. Tapos sabi ng papa ko, kinausap si Apa. So sinabi naman ng papa ko sa kay Apa na alam ko yung kultura niyo napakahirap. Pero sa Northeast kayo medyo mix na. Kaya mo bang ipagtanggol yung anak ko sa mga magulang mo na hindi siya masyadong mahihirapan? So sagot naman ni Apa is, oo, kaya ko. Kaya ko siyang ipaglaban para lang ma-meet yung kung saan kami pwede, hindi naman yung super. Kasi alam ng mga magulang ko yung character ko. Alam ng mga magulang ko na hindi ako, matigas kasi ulo ko. In short, sobrang tigas talaga ng ulo ko. So yun mga ka-givers, bumisita siya, tapos ako bumisita din 2011. So nag-usap-usap kami dito sa India. Nakita ko, first impression ko talaga sa India, natakot ako. Diyos ko po, first time ko dito, natakot talaga ako. Hindi ko pa kasi, ewan ko. Iba, galing kami Dubai, tapos nagbakasyon kami dito. Siguro mga 3 weeks kami nagbakasyon dito. Medyo hindi pa ako sanay talaga sa culture nila. So, culture shock talaga. Shock na shock. Come kini. So, hindi talaga ako nag-convert. So, nag-decide na lang yung mami ni Apa na ikasal kami sa court. Apa is calling you. Go. Slowly with the wire, ha? Go. So, court marriage po kami mga ka-givers. Wala po kaming ritual sa kagaya ng ibang mga Filipina dito sa India na may po ako kagaya. Ibang-iba talaga yung situation ko, Diyos ko po. So, hindi kami kinasal ng mga ritual kasi hindi ako na-convert. Hindi ko talaga maisip na mag-convert ako into different religion kasi pinanganak po akong Kristiyano. Pinanganak po ako na naniniwala sa Diyos natin na isa lang. So, hindi ko po mapapalitan. Sabi ko sa pamilya ni Apa, siguro kaya kong mag-asawa ulit, pero hindi ko kayang ipagpalit yung Diyos ko. Kung hindi man pwede na kami ni Apa, noon ha, na hindi kami pwedeng magsama, na hindi ako mag-change ng religion, mas gugustuhin ko pang pumili ng ibang tao na ka-relihiyon ko kaysa magpalit ako ng relihiyon. Yun yung sinabi ko talaga. Ako po ay prangka na tao, sinabi ko talaga yun. Kasi ayokong mag-expect sila ng sobra sa akin na hindi ko naman maibibigay sa kanila. Hindi talaga ako nag-change ng religion. So nag-stick ako sa words ko na ayoko talaga. So until now, accepted naman nila. Kaya lang medyo frustrated lang sila na hindi talaga, kasi only son lang si Apa, di ba? Hindi nakasal sa Buddhist way with all the rituals and everything. Hindi, wala kaming ganun. Kaya nung 2016, may reception kami for me to be accepted sa community ng mga Buddhist. So, yun lang. Walang ritual, wala lahat. So, hindi din ako nag-Tibetan dress or nag-sari. Nag-modern dress lang po ako. So, yun. Kasi... gusto kong malaman ng mga taga dito sa community nila na
Filipino ako, kaya ko din ipaglaban yung karapatan ko, yung paniniwala ko. Sabi ko nga sa kanila, I'm your views, your belief, your religion, and I'm hoping as a Buddhist that you as well respect my Christianity. So, yun yung sinabi ko. So, yun mga ka-givers, na-share ko sa inyo kung ano yung hindi pa namin nagawa ni Apa, yung magpakasal talaga na sa relihiyon. Sa court, okay na. Pero sa relihiyon, hindi pa po kami kasal. Mga nagtatanong kung saan na yung mga wedding pics po namin ni Apa sa rituals, wala po kaming ganon. So, si Apa ay praying talaga si Apa na makasal daw kami sa Pilipinas sa dream wedding namin na beach wedding. Sabi ko sa kanya, anong religion? Sabi naman niya, any religion it will do as long as we will be together. So, yun naman yung talagang importante sa relasyon. Na hindi naman sa, naiyak na naman ako, hindi naman sa relihiyon, kundi sa pag-iintindi sa isa't isa. Yun lang yung talaga yung importante. Kasi kung mahal niyo yung isa't isa, it will work out. Kasi mag-adjust kayo. Hindi importante yung religion. Believe me, it doesn't matter talaga. It doesn't matter. So, stay safe mga ka-givers. Thank you sa pakikinig. Thank you sa mga prayers nyo na naging okay kami ni Apa for a long weeks na hindi kami nag-usap. I'm so grateful na andyan kayo nakikinig at sumusuporta po sa amin. Huwag po kayong magsawa, and I'm continuing praying for each one of you who supporting us in our vlogs. Thank you. God bless. See you tomorrow. Bye!